Sunday, guys. And Saturday. I'm sorry. Sunday pala may pasok na kami. Ano ba yan? So anyway, ayan, nasa sasakyan kami ni Chris. And marami kaming ganap today, guys. Kasi ayaw namin umalis kahapon. So ang ginagawa na lang namin ni Chris every weekend kung may lakad kami, eh, iniisang araw na lang namin tapos isang lakaran. Kasi guys, ito ngayon sa UAE, sobrang init. Kaya as you can see, meron ako ditong pa-headband na eyes. Sobrang init, guys. So, tingnan mo. Kaaalis pa lang namin sa bahay. And, ice to kanina. Itong parang water na to, itong liquid na to. It's an ice kanina. Then, paglabas ko, then, sobrang init. What's the temperature, Han? 41. So, hindi care ng beauty ko ang init. Kaya, sumasakit ang ulo ko. So far, hindi naman masakit. Kaninang umaga pagising ko, masakit yung ulo ko, guys. So, minum ako ng gamot after breakfast. And then, sabi ko sa kanya before kami umalis, eh, umtadala ko ng gamot kasi nga baka biglang sumumpong dahil nga sobrang init. Minsan kasi, guys, dahil sa weather dito sa UAE, sumusumpong yung migraine ko. Eh, hindi lang yun yung sakit din. Tsaka pag too much bright, yung araw, yung sikat ng araw, yan, sumasakit din yung ulo ko. So, lagay ko yan dito. Pag tunaw na yan, mamaya alisin ko na din yan. So, pagpasensyahan niya na. So, on the way pala kami sa Sharjah kasi, of course, aside from doing our weekly grocery, we are going to optical shop kasi ipapagawa ko yung salamin ko. Actually, hindi ko siya ipapagawa pala. Papagawa ako ng bago dahil ito, meron na siyang crack, guys. Ewan ko kung makikita nyo. Ayan, meron na siyang parang crack dyan. Kita nyo ba? Ayan siya. And ito, medyo maluwag na rin siya. Kaya pupunta kami sa optical shop. Dahil pag papasok ako sa work, eh, nalalaglag na siya. Ganyan, lumalaglag na siya ng ganyan. Nahihirapan ako. Lalo na pag nakamask, alam nyo naman, medyo matangos ang ilong natin. Kaya nalalaglag ang salamin. Ayan. And at the same time, gusto kong magpagawa nung yung salamin, guys, na what do you call that, hon? When you're outside, it will get dark. I forgot the term, pero dark glass. Ipapakita ko sa inyo yun later. Alam ko sa iba sa inyo, alam nila yun. Pero gusto ko kasi yan normally, lalo na pagpapasok dahil normally I do commute. So, very useful yun. And let's see. Kasi nga, ito, ayoko din naman itong gamitin na. So, pang daily use ko na lang ito sa bahay pag nasa, ano na, after work. Then, pagpapasok sa work, iba rin. Kasi hindi ko naman kailangan magpalit ng bagong, ano, grade ng salamin. Kasi bago lang to, guys. Kapapagawa ko lang din. Somebody changed. Oh, really? Yeah, how? They put this one. Made in China. And he doesn't know that. That's why you should be like not alone. No, I'm not here. I'm just go outside. My wife is here. She doesn't know anything. Oh my god. Pine, hello, transition. Hi guys, I'm here in the optical shop. So, titingin kami ng mga frames.
magandang siya, tsaka flexible yung baby dito. Okay. So may potential dito. Kasi yung shade siya dito ng dark pag lumalabas ka sa katawan. Si Chris tumitingin siya guys ng Ray-Ban. Kaso parang medyo mahal siya. So, kailangan. Makaganda siya. Kaso medyo mahal siya ng very, very white. So, kasi nga sensitive yung aking mata sa brightness kaya I think ito yung hi guys! So kakatapos lang namin sa optical shop, nakapagpagawa na ako ng salamin. Si Chris, hindi mo na siya bumili kasi sabi ni Kuya, magdadala siya ng ibang designs pa. So, actually, next week pa namin siya makukuha. 3 days lang magagawa na yun, guys. Pero, dahil malayo to, next week pa namin siya, next week namin siya makukulik. Ayan. Kawawa naman si Kuya kasi, parang, nabudol siya, guys. Like, So, ayun na nga, parang may pumasok na isang customer, tapos may suot siya na shades, tapos pinalitan siya, hindi napansin nung asawa niya. So, narami talagang ganung tao ngayon. So, anyway, yun, punta na kami ng fish market. Pero hindi kami bibili ng isda. Mamaya pa yun, kasi nasa Sharjah kami. And ang pupuntahan namin doon is yung mga doggy. Kasi pumunta rin kami last time. Hi guys! So, andito kami sa Petholics. Ayan siya. We are in the pet house. We are in the pet shop, guys. Actually, gusto ni Chris tumingin ng mga dog. Dogs. Gusto niya tumingin ng alagang aso. So, hi! Takot ako sa pusa, guys. Oh, they have... No, Dashan. So dark. This one is nice. One. This is Dashan. This one I have before. This one? This one I have before. And this is Labrador, no? Yeah. Ah, they have Husky baby. Yeah, this one. They have Husky. That is golden retriever and bulldog. Labrador. But the husky. He likes putting my dog in his head. Hi! He just picks one. Then silang husky, golden retriever, Labrador. And what about this one? What is this? This one? Which one is this? It's an American. You heard what for me? No. Ah, this one is cute one. Hello. Ito guys, hindi ko alam pero ang cute na. Diba? Hello. Hi.
You asked ano? Rottweiler is not because that is the. So before I get it, you will do a whole explanation of it. Done. Everything depends on the age. Is it above 3 months? All the vaccination will be done. Should have. Something like this. Only the first vaccination is done. The next one you need to carry down. And we are taking care also, but like if we are going abroad and we'll put it back here. That is my main question. We want to buy one, but if we are going abroad, there are a lot of older cases like that. Nothing can do that. Hello. Hi, puppy. You come. Hello. Hi. Hello. Even. Hello. He's putting out his hand. Hello. Check that one. This one is so dark. Hello. He's putting out his hand. He's so naughty. He's naughty. Yes. You're naughty. You're naughty. You're naughty. And this one. Ting, 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 ting. Oh, their nails are. Yeah. They don't cut the nails. This type of hair is nice. Yeah. The dogs with this type of fur. They don't fall. And also that one. This one is cute. This one is more, you know, like he's cute but very naughty. Eto guys, how much is the husky? 9,000. 9,000? No, 7,000. Oh, yeah. And then the golden retriever is 9,000. Yeah, 9,000. And Labrador is 10,000. 10,000. Medyo mahal din Labrador guys. And this one? This one? Ang mamahal ng aso guys, grabe. Pwede ka nang bumili ng ano ng marami ka nang mabibili dun sa amount na sinabi nila before. Pero dito kasi parang ito yung bagsakan ng mga aso. Pinaka parang ano nila, doon ka talaga bibili or bintahan nila ng murang mga kung gusto mong mga pet lover, yung mga pet lover dyan na mahilig sa mga cats, dogs, birds, iba-iba, fish, ganyan. So doon yun mabibili. Unlike yung sa mga pet shop, sa mga malls, for sure, expect mo na mahal. So ayun. Someone is there? This smell, I don't like this smell. Ito kami guys sa fish, not sa fish market, yung mga hayop-hayop. Ayan, ha? This is duck, no? Meron silang ganyan guys, so. Bukod sa mga dog, may rabbit, may chicken. What they will do with that? Mga birds. What is this again? Turkey. Pusa guys. Ha? Meron silang pusa guys kasi hindi kami makapasok, naka-lock, naka-close ata siya. Meron silang husky oh, ayun oh, kasi hindi nakakita. This bird. I don't know. What type of bird is this? Quail? No, it's not a quail. This is the one who's talking, no? This is also nice. Oh, this is Rio. You like this one?
Gusto to ang ingay ng mga ibon. Gusto to ni Chris, guys. So, itatanong niya. Sa kumakain siya, guys. Oh. Bye-bye! Guys, galing kami ng ano, ng animal market sa Sharjah. And pagdating namin doon, close lahat ng shop. Mamaya pa daw silang 4 PM nagbubukas. Before, like 2 years ago, galing din ako doon, nag-check ako. Ang dami pa nilang ano, binibentang mga aso. But now, wala, isang shop lang yung meron. Tapos, sarado pa. Eh, anong oras pa lang? It's just 2:19 in the afternoon. So, 4 o'clock, hindi na namin siya mahihintay. But anyways, hindi naman kami bibili, but it's fine. So, ngayon, pupunta kami ng aming favorite cafeteria ni Chris. And we're gonna take a snack. Kasi, medyo gutom na kami. Ang last meal pa namin is 10 o'clock in the morning. So, yun ay brunch. Kaya ngayon, kami ay kakain. Guys, let's eat. Gutom na kami. Hi guys, once again, I'm back and andito kami sa my Gold Souk Dubai. Katatas lang pala namin kumain kanina, hindi na ako nag-vlog kasi sobrang gutom namin. And at the same time, ang tagal ng food guys, umabot kami ng 45 minutes sa kakahintay. So, ayun, finally, andito na kami sa Gold Souk. Ayan siya, ang daming gold. Kita nyo ba? Yan ang mga ano dito, gold shop dito sa Dubai. And kasi gusto kong tumingin ng hikaw. Yan siya guys. Kung makikita nyo, kabilaan. Yan. So pag pumasok ka dito mismo, yan, maraming shop yan. Naghahanap lang kami ng parking ni Chris. Diba? Ang daming...
Alhasan dito sa Dubai ang mga shop kung saan mabibili mo ang mga ginto. Ayan. So, ang usapan, titingin lang kami ng ginto. So, ang nangyari, nabudo lang lola nyo, guys. Nabudo nang wala sa oras. At kung nakikita nyo, suot ko na siya, diba? Ayan. Ang aking binili, guys. So, it's ano, it's 22 karat gold, guys. Ayan siya. Kasi yung hiko ko na sinusuot, ito siya, guys. Oh, very simple lang naman siya, ganun siya. Ayan. Kaya ako napabili, guys, kasi yung everyday hikaw ko eh, ay, Diyos ko Lord. Yung everyday hikaw ko, guys, eh, na ano na yung pakaw niya. Ano yun, Swarovski yun, bigay lang yun sa akin. Eh, ang tagal na rin nun, guys. So, gusto ko 18K lang sana para kumbaga pang araw-araw mo. Eh, itong isa, ang lolo nyo, binudol ako ng 22K. Ang sabi niya, mura lang. Mura lang daw ang ano, guys. 700? Ah, 700. Tapos nakatawad kami ng 5 dirhams. O, diba? Pero, ano naman, somehow, na-realize ko din naman na, ano, investment siya. Kasi, kahit gano'n mo siya gamitin, kahit 5 years, 10 years mo siyang gamitin, kung hindi man siya masisira, ganun pa rin yung value niya, unlike pag bumili ka ng shoes, shirt, ganyan. So, at least kahit pa paano somehow naman eh, meron naman siyang value, right? Yes. So? So, you can invest in gold. Yes. At diba, binudol ako ng lolo nyo. But, so, but it will be in, now the gold rate is very high, when it come down. How much per gram, by the way? 215.5 dirhams. For 22. For 22k. Yeah, 22k. Oo, for 22k guys, it's ano ang market ngayon is, like is 18 karat again. Ang 18 karat guys is 176 dirhams as of June 5, okay? Ngayon yung 22k is 215 per gram. So mahal siya guys kung tutuusin, pero we don't have a choice kasi alam niyo naman ang panahon ngayon. So, kung medyo kaya ng budget, why not? Investment naman yan, di ba? In the near future, kung wala kang pera, pwede mo siyang gamitin. Yan. So, ayun nga. Gusto ko lang sabihin na nabudol ang lola niyo, guys. Punta tayo, guys, ng sobrang daming tao at saka alam ko nakita nyo naman din yung pagpunta namin ng fish market at saka sa mga previous vlogs ko and I'm sure na alam nyo naman kung ano makikita doon. Hindi na ako nag-vlog kayo na kasi nagmadali lang din kami kasi imagine umalis kami ng 12:30 ng tanghali then ngayon lang kami naka-uwi around ano na ba? 9:15 na guys kasi marami din naman kaming dinaanan dun sa mga nakita nyo mga kanina diba yung previous videos. So anyway, gusto ko lang pakita sa inyo dahil hindi ako nag-vlog inside the fish market tsaka sa Lulu. Dahil first time din namin mamili dun sa Lulu. Actually, yung fish market na yun sa Dubai at the same time mayroong mga grocery stalls lalo na yung Big Lulu, yan hypermarket kaya tinry namin mamili dun if makakasave kami. So ito na nga lahat ang napamili namin guys including ng Lulu Hypermarket and Fish Market. Toiletries, saka yung mga non-food essentials namin. Ito, hindi to namin to regular na binibili. Tinday lang ni Cristo kasi may allergy siya dun sa mga spray. So, ito siya, Nivea Powder Touch. Then, alcohol. Of course, hindi yan mawawala. Lalo na sa panahon ngayon. Ito guys, ginagamit ko to pag nagsuscrub ako sa katawan. Mostly everyday din naman. Sa mga alam mo na, mga tagong parte ng katawan. Ayan. And then,
toothpaste. Bakit isa lang ang binili namin? Kasi wala silang offer, kaya ito lang ang binili. Ang aking shampoo, guys. Ito, herbal shampoo, dahil nga meron akong problema sa aking scalp. Ayan, so ito yung binibili ko. Naka-offer siya, kaya bumili ako ng dalawa. Tapos, Listerine, guys, para sa ating fresh breath. Ayan. Ang aming dishwashing liquid, guys. Ito, naka-offer din yan. Ang aming soap. Actually, hindi ito ang aming ginagamit na laundry soap. Pero dahil naka-offer siya, ayan, for automatic. Dalawa na siyang box. So, 2.5. Dalawang 2.5. So, 5 kilos bali siya. So, ayan ang binili namin. And then, yung aming body soap, guys. Ito ang binibili namin. Indian brand siya. Sandal soap. So, gusto ko to lalo na sa may mga sensitive skin. Ayan. So, natural siya. And then, ang aming Downy. Nagpalit ako ng brand ng Downy kasi yung ginagamit ko, guys, na fabric con, eh, medyo hindi siya ganun kabango. So, ito yung binili ko. Then, punta tayo sa food. Punta na tayo sa food. Ayan. So, ito, bumili kami nitong, Idiapam for breakfast to, guys. Para siyang, made of rice na noodles. Pakiling mo noodles siya, guys, pag kinain mo. So, ito siya. Pakukuluan mo to para, I mean, hindi siya pakukuluan, guys. So, isisteam mo pala siya. So, sabi nila normally for breakfast daw to, pero ako, minsan ginagawa ko siyang lunch and niluluto ko siya na may ulam. Parang kanin na rin ganyan. Tapos, guys, of course, ang aming idli. Ang aming dosa paste, ayan. Itong whole wheat para chapati. Whole wheat chapati. Tapos, yung spinach tortilla na binibili namin. Ayan, dalawang pack to. Ang isang pack, meron siyang 12, I think. Ah, hindi. 8 pala. Ito pala. Syunga, nakalagay na pala dito. Ayan, dalawang pack, 8 pieces per pack. Lulu brand. Ayan. Tapos, guys, meron kami binili sa fish market itong mangga. Kasi panahon ngayon ng mangga. Bakit ang dami namin binili? Kasi, guys, gagawa ako ng mango float. Ayan. Indian mango to. So, masarap siya. So, ayan. Ayan yung binili namin, guys. Isang box siya ng ganyan. So, ang binili namin dito is 35 dirhams. Isang box. Nakatawad kami. Actually, it's 45 dirhams. Tapos, nakatawad kami ng Indian mango. Ayan. Tapos, ito na tayo. Of course, ang sugar. Ang aming pang-marinate for the grilled chicken. Ito yung ginagamit namin, guys. Try nyo siya, guys, kasi masarap. Then, ang aming Indomie. Number one spicy curry. Hindi mawawalan sa grocery. Tapos, ang almonds. Ayan, bumili kami. Normally, binibili namin yung kinikilo lang. Cardamom. Ayan, ginagamit namin to, guys, pag gumagawa kami ng tea or sa mga biryani. Yan. Ganito yung ginagamit namin. Tapos, ito yung soya chunks or soya bean cubes. Bumili kami nito. Of course, ang aming curry leaves. Ito siya. Yan. Fresh curry leaves. Yung, bang nakalagay nito? Malabar Indian Papadam. So, ito yung para siyang fina-fry din siya. Tapos, para siyang cropek, guys. Yan. Masarap siyang pang-partner sa fried fish, sa may sabaw, gulay, mga ganyan. Tapos, pumili rin kami ng Knorr crab and corn, dalawa, mutton masala. Ayan, para easy to cook. Yung mutton na lang ang bibilihin mo. Tapos, sambar. Ayan, dahil out of stock na rin ang aming pantry. Ayan. Then, bumili kami dito ng naka-offer ang ginger garlic paste. Ayan siya. Ang cheese for sandwich. Ito, cheddar. Then, itong cooking cream, guys. Ginagamit ko to pagka nagluto ako ng mga, yung may mga mushroom. Instead of evaporating milk. Ito yung ginagamit ko. Tapos, yogurt. Ito lang. Maliit lang yung binibili kong yogurt, guys. Kasi nga, madali silang masira.
ang aming corn, ayan. Corn in can, ayan siya. Ito, pure ghee. Ito yung ginagamit namin, guys, amul. Masarap to sa parata. Ayan, tsaka sa chapati. Garlic mayo, ayan, favorite. Ang aming tea powder. Nagpalit kami ng brand, guys, kasi mas masarap to. Wag Bakery, ayan siya. So, tinlay namin yung naka-bottled. Ayan yung kanyang itsura, guys. Ayan. Then, bumili kami ng coconut. Ayan, grated coconut pang breakfast. And then, mushroom, of course. Tapos, itong, ano na to, sparkling water na to. Actually, ang gusto ko lang dito yung bote para sa office. So, bumili ako nito. Then, yung aming milk, ayan, pang tea. Tapos, bumili kami ng bigas, guys. Ito, ano bang tawag dito? Ang aming basmati rice. Kasi, mas gusto na namin siya. Pero, hindi naman namin to araw-araw niluluto. Minsan, twice a week or once in a week. Ganyan, pag gusto namin mag-rice. Tapos, punta na tayo sa gulay. So, bumili kami ng, ito, chili siya, guys. Malalaki. Pang-garnish. Then, luya sa tea. Gumagawa kasi ako ng tea. What do you call that type of tea, Han? Which I'm preparing. Okay. So, pag gumagawa ko ng tea, guys, nilalagyan ko siya ng ginger. Tapos, okra. Ayan. Lady finger. Tapos, chili na naman na maliliit. Ayan, hindi mawawala to sa Indian food. Tapos, dagdag na sibuyas. Potato. Egg. Ayan. Tapos, yung favorite ko na watermelon. So, hindi ako bumili nung malaki kasi, guys, bumili nga ako nung mangga. So, baka hindi siya magkasya sa ref. Alam niyo naman ang ref namin. Napaka-cute. Bumili rin ako ng cherry, guys. Ganito siya. Yung fresh cherries. Actually, first time ko titikip ng ganito yung fresh. Normally kasi yung nakakain ko yung ano na siya, guys. Sweetened. So, bumili kami nito, guys. Mula lang siya. Yan. So, pang maon-maon, pang dessert, brain food. So, ayun ang ating ganap for today, guys. Medyo iba-iba yung aming mga pinagagawa today. Dahil nga, as I've said earlier, gusto namin isang lakaran lang dahil nga sobrang init dito sa Dubai ngayon. Now, si Chris, tinatry niyang i-connect yung phone niya na Samsung sa ano ko, MacBook ko. Kasi minsan, pagka nagta-transfer ako ng files, yung mga video, kasi ang ginagamit ko talaga pang vlog, guys, yung phone niya. Kasi mas magandang gamitin yung what's your phone, Nani? Samsung S21 Pro? Ultra. Ang phone, kasi ang ginagamit ko, guys, na pang vlog is yung phone niya. Mas magandang gamitin yun kasi sa aking phone. Pero ang gamit ko ngayon ay ang aking very supportive phone. Ayan, kaya sinusubukan niyang i-connect. Dahil yung quality ng video, pag na-transfer na sa phone ko, then ita-transfer ko sa laptop, eh, hindi na ganun gaganda ang quality. So, sayang naman, diba? So, I hope you enjoy, guys! Ayun, ang vlog namin for today, medyo pagod, and it's already 11 o'clock in the evening. Nakapag-dinner na din kami. Kumain kami ng, yung niluto ko kaninang tanghali, upma. Tapos nag-fried ako ng egg kasi yun na lang yung madaling iluto. So, ayun ang vlog natin for today, guys! I hope you enjoy! Please like, share, and subscribe. Don't forget! See you on my next vlog! Good night! Bye!